sa social media, hindi kailangan 100% yung pagtitiwala. Kahit na sino yan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-vibes. Especially sa mga solid followers po ng ating page. Sa mga kababayan ko, sa mga nakafollow po sa akin dito. Meron lamang po akong simple at very common na paalala sa inyo. Patungkol dun po sa mga insidente ng panluloko through social media. Marami po sa inyo, maging kaya na ako noon, wala pa akong kaalaman sa social media masyado. Maraming beses rin ho ako napaniwala sa social media. Pagka meron pong nag-chat sa inyo, kapag meron pong nag-PM, nag-private message po sa inyo, at nakipagkaibigan, sinasabi niyang tagahanga mo siya, or gusto mo makipagkaibigan sa'yo, or gusto manligo sa'yo. Ang social media po, hindi po talaga yan, kwan. Hindi po talaga measurement yan para masukat mo kung sino, makilala mo yung isang tao. Hindi po talaga instrumento yan para makilala mo ng tunay yung tao. Ang pinakadabis pa rin dyan talaga ay makilala mo siya ng personal. Diba? Minsan kasi sa social media, akala nyo siya na yung tao pero yung ibang tao pala. At paano nyo yan malalaman? Ito po yung tatlong bagay na very simple pero hindi po nagagawa kaya nagkakaroon ng lokohan. Unang-una, gayon din lamang na nag-send siya ng message sa'yo. Nag-send siya ng mensahe sa'yo, gusto niya makipagkaibigan, interesado siya sa'yo. Kung tunay yun, kung totoo yun, hingan mo siya ng ID. Ang taong interesado sa'yo, nagtitiwala sa'yo, humahanga sa'yo, magbibigay yan ng ID just to let you know na siya ay legit. Para lang malaman mo na siya ay tunay, magbibigay ng ID niya yan. Kapag nagbigay na yan ng ID sa'yo, tama nga, i-confirm mo. Paano mo siya i-confirm? Make a video call. Kailangan may live call kayo na pag tinanong mo siya ng particular question, ay masasagot niya. Live call, no? Live video. So pagka nangyari ngayon, totoo nga na tao, di ba? Legit nga. And then ano yung pangatlo? Huwag makikipag-meet up. Kahit na napatunayan mo na siya nga ganyan ganyan, ba't ka makikipag-meet up? So, hindi naman kinakailangan, di ba? Kung gusto niyang makilala ka, makipagkaibigan ka, sapat na yung napatunayan mong tunay siya sa social media, di ba? Kapag kang isang tao, nakilala mo, naging kaibigan mo at maya-maya na involved ng pera, mag-isip-isip ka rin, di ba? Sa social media, hindi kailangan 100% yung pagtitiwala. Kahit na sino yan. Diba? Magtira ka ng security para sa sarili mo. Hindi rin lahat sinasabi sa social media. So yan, para lang maiwasan nyo yung magkaroon kayo ng mga kaibigan na dummy account. Alam ko, kayo dyan, sa mga friend list ninyo, may mga dummy accounts dyan na hindi nyo alam na dummy accounts pala, mga fake accounts pala. So, it's time din para mag-unfriend. Diba? Linisin niyo yung friend list niyo. Huwag niyo hayaan na merong kayong friend na hindi niyo alam na iba pala, di ba? So yan lang, for safety lang 'yun mga kaibigan, para hindi ho kayo mabiktima, mabudol. God bless po.